Hey guys, Mike Insights here. Gusto mo bang malaman ang 7 paraan para mabilis mong matutunan ang isang bagay? Kung ikaw ay isang estudyante, hindi mo ba masyadong naiintindihan ang mga lesson mo sa school? Ginagawa mo ba lahat para makapag-review ngunit kalahati ng iyong pinag-aralan ay nakakalimutan mo pag umabot na ng exam? May gusto ka pang perfect na skills o kakayahan? Kung oo, edi para sa iyo ang video na to. 7 tricks para mabilis mong ma-absorb ang mga information na pinag-aaralan mo sa madaling panahon. Kaya tara na, simulan na natin. Number 1. Sleep sandwich. Halimbawa, mayroon kang biglaang project o presentation o kaya naman may exam ka kinabukasan. Ano ang kadalasang ginagawa mo para maalala mo o maipresent mo ng maayos ang lahat na information na kailangan mo? Siyempre, ang unang maiisip natin ay mag-aaral tayo at pagpupuyatan natin ito. Pero sa kabila ng pagsisikap natin, nakakalimutan natin minsan kalahati ng mga pinag-aaralan natin. Bakit kaya nangyayari ito? Base sa research, ang ating utak ay kailangan ng sapat na oras para ma-absorb ang mga information na kailangan natin. Kaya ang straight na pag-aaral sa gabi ay hindi recommended para mas mabilis mong ma-absorb lahat ng kailangan mong matutunan. Kaya may tinatawag na sleep sandwich. Sa halip na magdamagang pag-aaral, kailangan mong mag-aral, matulog at mag-aral ulit. Ang pagtulog kasi ay nakakatulong para manatili sa iyo ang mga information na pinag-aralan mo. Kaya maglaan ng tamang oras sa pag-aaral, tamang pagtulog at oras ng pag-aaral pagkatapos matulog. Number 2. Mastery through modification. May gusto ka bang ma-master na skills o kakayahan? Iniisip mo ba na kung paulit-ulit mo itong gagawin, magiging eksperto ka na dito? Base sa isang research, kailangan mo maglagay ng konting challenge sa anumang gusto mong ma-perfect na skills. Halimbawa, gusto mong gumaling sa pagdodrawing. Kung iisang expression ng mukha lang ang paulit-ulit mo na i-drawing, hindi ka magiging eksperto dito. Kailangan mo mag-practice ng ibang expression ng mukha para mas lalo ka pang gumaling. Kung sa math naman, kung gusto mong maging expert sa intermediate problem solving, kailangan mo mag-solve ng mga complex problem solving. So, kailangan mong magdagdag at i-challenge mo ang sarili mo para maging expert ka sa anumang gusto mo. Ika nga, go beyond your limit. Number 3. Brain breaks. Natututunan natin ng mabilis ang isang bagay dahil ang utak natin ay nagsisend ng signals. Ito ang ating mga naririnig, nakikita, nahawakan, nababasa, na-imagine at na-experience natin. Papuntang memory storage region o imbaka ng mga impormasyon. Pero ito ay napipigilan kung stress at overload na tayo sa mga information. Mapapansin mo ito sa ibang estudyante na kapag mahaba na ang lesson, nag-iingay at hindi na sila interesado sa lesson. Isa sa mga dahilan nito ay learning overload or too much information na ang naibibigay sa kanila. Para maiwasan natin ito, kailangan ng brain breaks activity kung saan pwede tayo maglaro, mag-exercise o anumang activity na makakapag-relax ang utak natin. Kahit lamang minuto lang ay pwede na. Kung sa seminar naman o training, icebreaker ang tawag dito. Number 4. Intellectual hydration o sapat na tubig sa ating utak. Base sa research noong 2012, napatunayan na kapag may sapat na tubig ang katawan natin, lalo na ang ating utak, ay nakakapag-boost ng brain power at malaking tulong para makakuha tayo ng mataas na grades sa exam. Pero hindi ko sinasabi na kahit di ka na mag-aral ay papasa ka na. Ang tubig ay tumutulong para mas madali natin ma-absorb at ma-recall ang ating pinag-aralan. Base sa research sa college student, yung mga umiinom ng tubig bago ang exam, sila yung nakakakuha ng mataas na grade. Number 5. Learn information in multiple ways. Ngayon nasa information age na tayo or digital age, marami na rin ang source para matuto tayo. Kung noon libro lang at sa classroom lang ang ways para mag-aral tayo, ngayon may internet na pwede mo balik-balikan ang topic. Pwede ka makinig, manood ng video at minsan na may ibang internet website na pwede ka mag-take ng exam para ma-assess mo naman kung may natutunan ka sa mga pinag-aralan mo. Number 6. Chewing gum.
Base sa research noong 2015, ang chewing gum ay may positibong epekto sa ating utak. Nakakapagpabago ito ng ating mood. Mas nagiging masaya tayo at mas namomotivate tayo sa trabaho. Nakakabawas sa stress at nare-relax ang ating utak. Pag-relax at stress-free ang ating utak, mas mabilis at mas madami itong na-absorb na information. Number 7. Group study. Isa sa napaka-effective para mas lalo tayo matuto ay ang group study o kapag ini-explain natin ang topic sa kaibigan o sa classmate natin. Kung may mga kasama tayo at nagbibigay tayo ng kanya-kanyang opinion sa isang topic, ito ay nare-retain ng matagal sa ating utak. Mas na-enjoy natin ang learning process sa group study. Mga ka-insights, ang kakayahan natin para matuto ay ang susi sa ating pag-asenso. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na mga videos ko. Salamat sa panonood and stay safe always. See you on my next video.